So, good morning mga ka-Toupee. Okay, so andito ako sa clinic ngayon. Itong video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-self-installation. Okay, kung wala kayong kasama sa buhay, o malayo kayo sa pamilya, walang mag-a-assist sa inyo, kahit kayo lang, pwedeng-pwede. No, sundan nyo lang po itong guide na to, magagawa nyo mag-reinstall mag-isa. Ayan, kasama ko yung kapatid ko na naka-Toupee na rin yan for almost 3 years na rin. So, madalas kami lang naman yung nag-i-install, no? Ako lang, siya lang, walang ibang nag-a-assist. So, kayang-kaya naman. Tapo. Sa installation, syempre, kailangan nyo lang ng remover. Yan. Itong remover na to ay kasama naman sa package to, no? Sa Toupee. Syempre, yung pandikit natin na original lace front walker tape para sa Toupee natin. So, magandang klase po ito kasi kahit mag-swimming kayo, pawisan kayo, hindi po matatanggal. So, ayan po. Yan lang po yung kailangan nyo kapag mag-i-install kayo. Okay? So, ngayon po ipapakita ko kung paano magtanggal ng Toupee. So, ayan po. Almost 3 weeks na kasi medyo busy tayo. Hindi natin na-reinstall agad kasi may mga clients tayo. Pakita ko po sa inyo kung paano mag-self-reinstallation. Okay? So, mula po sa likod, tatanggalin nyo yan. Iaangat nyo lang po yan, no? So, medyo makapit po yan. Yan, kung mapansin nyo, hindi basta-basta ang tatanggal. Makapit po yan kahit pwersado na. Yan. So, palibasa kami, sanay na. So, hindi na po yan parang masakit, no? Actually, tolerable naman. So, natanggal ko na, no? Yung Toupee ko mula sa likod papunta sa harap. Ito na yung Toupee. Yan, may adhesive po siya. Ang gagawin nyo lang, lalagyan nyo lang ng bulak. Ito yung bulak. Tuyo. Idadump nyo lang, ganyan. Yan. Dadump nyo lang siya. Yan, may adhesive. Tanggalin nyo po yan. Yan. So, ayan. So, after 2 or 3 weeks naman, madali na matanggal yung adhesive niya. Kasi tunaw na siya. And then, madali na po. No? Yan. So, lagyan nyo lang ng bulak. Ganito. Yan. Yan po, may bulak na po yan. Yan. So, ang purpose ng bulak ay para po hindi dumikit yung mga buhok sa adhesive. Ano, hindi na po didikit yan. So, lalagyan nyo agad ng bulak pagkatanggal nyo. Yan. Pagkatapos nyo malagyan ng bulak, itabi nyo muna. And then, linisin nyo muna yung scalp nyo. Siyempre, may mga naiwang adhesive konti. So, lilinisin nyo. So, kailangan nyo ng remover at saka ng wipes. Yan ang kailangan nyo. Una nyo gagawin, lagyan nyo muna yung scalp nyo ng remover. Yan, kalat nyo lang yan. Lahat ng part. Yan. Yan. Kakalat nyo lang siya. Yan. Okay. Tapos, pag nakalat nyo na, medyo lalambot na po yan, madali na pong tanggalin yan. And then, maglalagay din po kayo ng remover sa wipes. Ganyan. Tapos, kukuskus nyo yan. Yan. So, medyo masarap siyang kamutin, no? Kasi after 2 or 3 weeks, syempre hindi natin nagagalaw yung buhok natin. So, ganyan siya. Diretso kamot na siya ng konti. Para ma-relax-relax yung inyong scalp. Ayan. So, kung mapansin nyo, malinis na yung scalp. Kasi natanggal na ng remover. Okay. So, ayan na. Pag nalinis nyo na, mga ka-Toupee, ay aahitin nyo ngayon yung tumubong buhok. Kailangan meron kayong clipper. Ganito, zero. Kasi yung mga tumubong buhok, aahitin po uli yan. Okay? Ganyan po. Wala. Aahitin nyo lang yan, mga ka-Toupee. Importante, meron kayong salamin. Kasi kapag wala kayong salamin, syempre hindi nyo makikita yung likod. Okay. So, isi-zero nyo lang yan. Okay, so malinis na yung harap na ahitan natin ng clipper. Kailangan meron kayong salamin, no, para makita nyo yung likod. Ganyan, yan. So yun, may buhok pa siya sa likod. Yan. So pwede yung maliit lang na salamin. Tapos iano nyo na, iahitin nyo na. Importante na meron kayong salamin sa harap at saka sa likod. Para po makita nyo yung likod pag magsa-self-installation kayo. Yan, mga ka-Toupee.
Minsan, dahil kapag sanay ka na, pwedeng kapapapain mo na lang yan. Yan, okay na po. So, syempre, pantanggal ng buhok, no? Eh, kapag nalinis nyo na, naahit nyo na, so, balikan nyo yung toupee nyo. Ito, inilagay nyo ng bulak. Tatanggalin nyo siya, no? Sa pamagitan ng wipes. Ito, wipes. Yan, okay? So, ihilahin nyo lang yung mga adhesive. Ganito po yan. Hanap lang kayo ng ano, yan, para matanggal nyo yung tape. Okay? So, ayan po, natutuklap na siya. And then, yan po, dire-diretso na. Yan. So, depende po yan sa paghilan nyo. No? Depende sa paghilan nyo para matanggal yung mga adhesive. Pero, madali lang po yan. O, katulad yan. Yan, mapansin nyo. O, yan. Tanggal na. Yan. Mapansin nyo, tanggal na agad. Malinis na siya. Tatanggalin muna natin. Yan. Tanggal na ito. Wala na. So, kabila. Na. Okay na, mga katupi. Yan na po, linis na. Andito na yung adhesive. Dito na siya nakadikit. So, wala na siyang adhesive. Ang mangyayari po, hugasan natin, no? Iwawash natin sa pamagitan ng shampoo at saka ng conditioner. Okay, mga katupi. So, sa paghuhugas naman ng tupi, importante na masuklay muna natin bago natin basain. Ano po, para mawala yung mga buhol. Katulad po nito, ayan. Susuklayin natin. Importante na kahit paano yung suklay natin ay malalaki yung space para po talagang maingatan, no? At hindi mapuwersa yung mga buhok. So, suklayin nyo muna, ayan, bago nyo po siya basain para siguradong walang buhol ang toupee. Okay? Okay, so pagkatapos nyo suklayin, ayan po, pwede na nating basain. Okay? Kasi sigurado wala nang buhol yan. Dahil po nasuklay na natin. Ayan. So, babasain lang yung base. Uhugasan. Ayan. Hanggang sa medyo mabasa na siya, no? Yung pinaka-base niya. Ayan. So, inuhugasan natin, binabasa natin. Ayan. So, tinatanggal natin yung mga kaunting bulak na nakadikit. Tapos yung buhok, babasain na rin. At habang binabasa, ay sinusuklay. Importante po yan, no? Na habang binabasa nyo siya, ay sinusuklay nyo. Wag na wag nyo pong lalabahan ang toupee, no? Kasi pag nilabahan nyo po yan, parang kinukusot na damit, magbubuhol po yan, no? Yun po yung iniiwasan natin. Kaya po importante na sinusuklay habang binabasa. Ganyan, running water. Ayan. So, after nyo masuklay at basain, makikita nyo naman. Ayan. So, basang-basa na siya. Okay, nasuklay na. So, safe na siya. Lalagay natin ngayon ng shampoo. Okay. So, yung shampoo po na ginagamit natin, ito po yung finormulate natin na shampoo para sa toupee. Ayan. So, makikita nyo, may logo yan para sa toupee natin nakalagay. Toupee Hair Replacement by Mark Eric Bio Arca. So, yan po yung pinaka-safe na magamit na shampoo. Kasi kadalasan yung mga shampoo na ginagamit po natin na usual ay matatapang po, no? Mabango, pero sobrang tapang. So, nakaka-dry po ng buhok ng toupee yun. Kaya po nag-formulate tayo ng sarili nating shampoo. Ayan. So, unahin nating shampoohin yung pinaka-base. Ayan. Sundan nyo lang po ito, mga katupee. Sundan nyo lang itong ginagawa ko. So, sinashampoo natin yung pinaka-base. Okay? So, para po yung mga adhesive na natanggal na natin ay kahit paano ay mawala na rin. Okay? So, may mga kaunting mga naiiwan pang adhesive. Normal lang naman po yan. Ayan. So, importante ay makuskus nyo yung pinaka-base. Ayan. After sa base, so, lalagay nyo naman ngayon ng conditioner ang buhok. So, pero bago yan, kailangan nyo muna suklayin. Ayan. Importante po ang pagsusuklay sa toupee, mga katupee. Ayan. So, nasuklay na natin. Nashampoo na natin yung pinaka-base. Ngayon, lalagyan natin ng conditioner. Ayan. So, yung conditioner na yan, pinatimpla din po natin yan. Exclusive po yan para sa toupee natin, para maingatan natin yung buhok at hindi po mapuwersa. So, na-shampoo na natin. Ngayon, ay lalagyan na natin ng conditioner yung pinaka-buhok. Ayan.
So, tingnan nyo mga katupe, yan. Pinakabuhok, yan. So, make sure na nasuklay nyo muna bago nyo po lagyan ng conditioner. Yan. Tulad po ng ginagawa ko mga katupe. So, ganun ulit, same procedure. Yan. Kahit mahinang tubig lang, habang nalagyan ng conditioner ay sinusuklay. Tingnan ninyo, ang lambot ng buhok niyan. Napakaganda po ng conditioner na ginagamit natin. Ayan. So, ang ganda po ng tupay na yan. Parang may anit talaga kapag tiningnan nyo. Ayan, ayan na. Oh. So, binabanlawan na natin ngayon yan. After nating lagyan ng conditioner, babanlawan natin. At habang binabanlawan, sinusuklay po. Ayan. So, ganyan lang mga katupay. Sundan nyo lang po ito. Ayan. So, binabanlawan na natin yung base. Ayan. Na kanina nating sinampu. Okay. At yung buhok na nilagyan na natin ng conditioner, nabanlawan na at nasuklay na. So, ganyan lang po ang paghuhugas ng toupee. Okay? Sundan nyo lang po ito mga katupee. Napakahalaga po nito. Bilang isang toupee user, ganito lang po gagawin ninyo. Okay? So, ayan na po. After nating mahugasan ang toupee natin, ay iba-blower na po natin yan ngayon. Ayan po. Ayan mga katupay, so binoblower na natin, no? Para matuyo kahit paano yung pinaka-base. So walang problema kahit po yung mainit yung blower nyo. So ganyan po, para po medyo matuyo yung pagkakapitan ng tape. Ayan. So medyo malagkit ng konti pa rin po yan kasi galing sa adhesive, pero normal lang po yun. Importante mablower nyo para kahit paano ay yung tupay nyo, yung pinaka-base ay medyo matuyo po. Ayan. Ayan, so after natin ma-blower, ay lalagyan po natin ng tape. Ayan, so yung tape po na ginagamit natin, hindi po ordinary ito. Hindi siya ordinary tape, ito po ay talagang pang-sculpt, no? Kaya po magandang klase, kahit na mag-swimming kayo, mag-workout kayo, pawisan, hindi po matatanggal. Kahit po bahagyang sabunutan. So panoorin nyo lang mga katupay kung paano po maglagay ng tape. Dire-diretso lang po yan. Actually, meron akong separate video kung paano po maglagay ng tape. Pero ganyan lang din po. Yan, kung mapansin nyo, medyo may deform ng konti yung pinaka-tape. Okay lang po yan. Kasi nga, isinasakto natin siya sa edge. So, dire-diretso lang po yan. Paikot. Yung gitna ay wala pong pandikit yan. Kasi para po makahinga ang sculpt. So, yan na. Kapag napaikutan nyo na ng tape, syempre, gugupitin nyo. So, yan na po. Yan. So, okay mga katupay, nalagyan ko na ng tape. So, tatanggalin yung cover, tapos ikakabit ko na po. So, sa pagtatanggal ng cover, madali lang naman kasi dinesign lang po itong pandikit natin na parang double-sided tape, no? Tatanggalin nyo lang po yung cover na blue. Yan, medyo wala kasi akong kuko ngayon, kakagupit lang. Yan, ganyan po. May mga naka-deform na ganyan, diin-diin nyo lang siya. Hindiin nyo lang siya. Yeah. Yun, mga katupay. Tanggal na. So, ididikit ko na po siya ngayon. So, ito na po yung tupay. No? So, nalinis na siya kanina. Nalagyan na rin ng pandikit. Okay, ikakabit ko po siya ngayon. Okay. So, self-installation mga katupay. Kung kayo lang po mag-isa sa bahay, ganito lang po gagawin nyo. Hanapin nyo lang yung front. No? So, kung kayo po ay tupay user, for sure naman alam nyo na kung ano yung front dito. Kung nakalimutan nyo, pwede nyo naman akong i-chat, ituturo ko sa inyo. So, importante po pagka magkakabit kayo ng toupee, nakaganto dapat. Yan. Yan. Para po hindi dumikit yung mga buhok. Nakaganyan dapat yan. No? Hindi siya yung nakagano, nakalubog na ganyan. No? Hindi dapat nakaganyan. Kailangan po nakaganito. Yan. So, may tape na po ito. Yan. Natanggal na rin yung cover. Kakabit. Tapos po, ipatong nyo na sa ulo nyo. Yan. Nakaganyan siya. Yan. Tapos kailangan may salamin kayo, no? So makikita nyo, ito yung front niya. Okay. So ayan, tatapat nyo lang yan. Makikita nyo naman yung front. Ayan, may matulis dyan eh, no? Meron siyang medyo matulis. Ayan. So itatapat nyo lang sa nose line nyo. Makikita nyo na naman yan. Tapos unang-una nyong gagawin ay ididikit nyo yung front hairline. Ayan. Sa front hairline naman, makikita nyo, meron siyang pinagbakatan. So, yan lang yung susundan nyo, no? So, didikit nyo lang po muna yan, yung front. Mapapansin nyo yan. Yan. So, yan po. Okay. So, ito. Yun, nakadikit na, no?
Tapos, stretch nyo ng konti, kabilang gilid. Yan. So, nakadikit na yung front nyo. Yan. So, nakadikit na yung front. Ayan, maganda. Tapos, yumuko lang kayo. Hmm? Yumuko lang kayo. Ayan. Hmm? Stretch nyo ng konti. Yan. Hanggang sa... Yun. Saktong-sakto po yan. Okay. So, nakadikit na po. Ayan. So, ganyan lang po kayong magkakabit pag mag-isa lang po kayo. Pagkatapos, pag nadikit nyo na, syempre, i-style nyo lang siya. Okay, so mga katupi, nakadikit na, no? Ngayon, i-style ko na lang siya. So sa pag-i-style, usually, gumagamit po ako ng, ng blower. Okay na mga katupi. So ganyan lang ako mag-style ng buhok, no? Pagkatapos po niyan, usually naglalagay po ako ng pomade, no? So ito pong pomade na to ay pinatimpla natin para sa toupee natin, para safe, no? Hindi nakaka-dry, hindi nagbubuhol ang buhok. So napakaganda niya. So ito yung ginagamit ko. Medyo paubos na kasi araw-araw gumagamit ako nito. Yan, so konti lang siya. Tapos, clear lang siya eh. Clear lang. Yan. Ganyan lang ako maglagay. Tapos, i-ano natin yan. Ganun-ganun lang natin. Pag nag-i-style ako, usually, kinakamay-kamay ko lang siya. Tapos, gusto ko messy-messy lang yung buhok. Tapos, nakabangs lang siya. Okay. So... Okay na mga katupi. Yan na. So ganyan lang ako mag self-installation procedure mga katupi. Sana nakatulong sa inyo ang video na to para sa mga malalayo sa pamilya o walang kasama sa buhay na makakapag-assist sa kanila. Possible po na kahit kayo lang mag-maintain, mag-reinstall ng toupee nyo, pwedeng-pwede po. Maglaan lang kayo kahit mga 30 minutes, kaya na po yan. Okay, so maraming salamat mga katupi, and then see you soon.